Welcome back to my YouTube channel, guys. This is Ian Bahan Vlogs, and for today's video, mag-unbox tayo ng isang product from Calvin Klein TK1 UD Toilet na 100ml. So, tara! So, bago natin simula ng unboxing niya, guys, kagaya ng previous fragrance review natin, brief description muna. So, itong CK1 is already released way back noong early 1980s or early 1990s. So, medyo matagal na rin itong perfume na to, kagaya ng previous fragrance na CK Eternity. Pero, kagaya ng mga reviews na nabasa ko din regarding dito, although di ko pa siya natatry, yung mga nabasa ko is sabi nila, yung perfume na to is still smells modern. So, hindi naman siya nag-age na amoy. So, appealing pa rin siya up until now sa mga masses. Also, to add lang, itong CK1 is a unisex fragrance. So, pwede siya sa mga babae at sa mga lalaki as well. So, to describe muna yung box. So, ayan, naka-plastic pa siya. So, sa harap, naka-emboss yung parang bottle niya siguro sa loob. Then, yan, CK1 UD Toilet Calvin Klein na 100ml. Okay. Side, ito yung price. Oh, no, yung expiry niya. So, ang expiry niya is March 2026. QR code. At yung likod. Dito nakalagay yung ingredients niya. Alcohol, perfume, linalool, etc. etc. Yan. Description niya. Made in Spain. Yan. So, sa ilalim. And sa likod. So, dito sa likod, ito siguro yung serial number niya. Okay. Yan. So, tara, simulan na natin siyang i-unbox. Yan. So, ayan yung box niya. Okay. So, open natin. Oops. So, ito yung laman niya. So, ito yung spray niya siguro. And then, sa loob is yung mismong bottle. Ah, nice. CK1 Calvin Klein. Tingnan natin sa ilalim. So, sa ilalim, sabi niya, ang serial code ay 2068. Just to make sure, 2068. Okay, yan. So, try natin munang buksan. Try natin. Wow. Masasabi ko, unang amoy ko pa lang is for sure, naamoy ko na siya before. So, it is not a something na unique perfume, but definitely, ito yung tingin ko na amoy mo na before. Not sure kung saan, pero yun. Familiar na yung amoy niya sa akin. So, base rin naman sa mga fragrance review na nabasa ko, ito yung usual na scent talaga na sikat noon. So, siguradong marami ng imitation to. Not sure kung saan ko naamoy. So, ngayon, kinabit na natin yung sprayer niya. Let's try. Okay, 1, 2, 3. Okay, isa pa. Wow, mabango. So,
definitely naamoy ko na nga ito, and siguro sa mga imitation na amoy, pero ito pala yung original na amoy niya. Hindi ko na lang sasabihin yung mga brands, pero definitely naamoy ko na siya. So gets ko na rin kung bakit sinasabi nila na this is a unisex scent, because sa unang amoy mo medyo woody nga siya, kagaya ng mga nasa ibang description niya, pero habang tumatagal medyo nagiging soft yung amoy. Medyo papunta siya sa sampagita, parang lighter, something like that. Hindi ako masyadong professional pagdating sa mga fragrance review, pero yun, kabango naman siya. Yeah. Definitely magagamit ko to araw-araw kasi very fresh yung amoy niya. Parang tipong bagong ligo, ganun. Na mas mabango pa. So, i-compare natin siya dun sa CK Eternity fragrance na nabili natin last time. So, yun. Comparing dun sa dalawang CK brands na to, tingin ko ito mas appealing or youthful yung dating. And this one is, feeling ko mas serious yung tipo or yung scent nito. Kumbaga parang, gagamitin mo siya pag hapon na or meron kang dinner na pupuntahan, and ito is yung gagamitin mo kapag papasok pa lang sa office, something like that. So itong Eternity na to, favorite ko talaga to, pero I think this one bango siya, pero ito yung mas magagamit ko for everyday use. By the way guys, itong CK1 na to is originally priced at around 3,800, pero nakuha ko siya ng sales sa Zalora, kaya nakuha ko na lang siya ng almost 2,200, something like that. So yun, good deal naman na siya. So yan, that's it for today's video guys. Sana nagustuhan nyo yung unboxing and a little bit fragrance review natin dito sa bagong pabango natin, which is yung CK1. And kung nagustuhan nyo yung unboxing and review natin dito sa pabango to, so please give me some like, subscribe to my YouTube channel, and share or comment kung meron kayong inquiries or questions regarding dito sa reviews na to. So thank you guys, and that's it. Bye-bye.